Hello guys, good day. I'm here ulit, Mindtech PH. And ngayon guys, is may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to kung paano matagal maubos ang inyong data. Kung kayo ay nagpapaload ng mga promo lang na load kagaya ng Go 90 sa Globe, Gigaser 50 Smart, or sa kahit ano pa. Kung nagpapaload kayo ng promo-promo lang, konti lang yung load natin, minsan hindi nga umabot ng expiration date, ubos na. So ngayon may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks para matagal maubos ang inyong data. So make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos, huwag kayong mag-skip para masundan nyo yung steps pasunod-sunod. Simulan na natin, pakatapos ng aking intro. So yan guys, bago tayo magsimula, sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH. Gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at taga-updatein ako ng mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. So magsimula na tayo. So alam ko guys na may problema kayo kasi nga mabilis maubos yung data nyo. Kung halimbawa kayo nagtitipid, so nagpapaload lang tayo ng kung sa Smart, Gigaser 50, kung sa Globe, Gozer 50, at sa kahit ano pang network, kung ano yung ginagamit nyo, di ba yung load na pinapaload natin is limitado lang. So minsan nga, may expiration siya, hindi na umaabot ang expiration yung load, ubos na. Kasi nga, hindi natin alam, may mga application na nagkukonsume talaga ng data kahit naka-close na yung application na ginamit natin. For example guys, yung Facebook, hindi natin alam kahit close na natin yung application, nagkukonsume pa rin yan ng data. Kasi nga, di ba yung mga notification na nakikita nyo sa taas? Kumukonsume yan ng data. So kung ang load nyo is Gozer 50 lang or Gigaser 50, mabilis maubos talaga. Kasi nga, yung notification pa lang, yun yung makakaubos. Kasi nga, active na active yung pag-consume ng application sa load or sa data. So ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na application sa Play Store na talagang 101% legit na makakasave ka ng data and at the same time, matagal siya maubos. So una natin gawin guys, punta tayo sa Play Store. Click lang natin tong Play Store. Then, i-search natin sa search engine ng Play Store. Ayan, click natin yan. I-search natin. Internet Guard Data Saver Firewall. So, yan yung i-search natin guys. Internet Guard Data Saver Firewall. So, search natin. Then, ito siya guys. So, click natin to. So, yan. Yan yung i-download nyo sa Play Store. Internet Guard Data Saver Firewall. So, napakalupit itong application kasi talagang legit na legit to guys. At kung titingnan natin sa download, meron siyang 1 million plus na downloads. Then, meron siyang 4.3 stars, 16K reviews. So, makikita nyo sa ratings niya, 4.3. And kung titingnan nyo yung mga reviews niya, halos puro positive comments yung nakalagay. Ibig sabihin, legit yung application at gumagana. So, ang gagawin lang natin guys, i-download lang natin to at i-install. Pagtapos nyo na i-download at i-install, huwag muna kayong mag-skip sa video kasi may gagawin tayo dito na pasunod-sunod at make sure lang na sundin nyo para walang masamang mangyari sa phone nyo. Punta lang tayo dun sa application. Yan. Open lang natin tong Internet Guard Data Saver Firewall. So yan, sa unang click mo ng application, may lalabas dyan. Click lang natin tong I agree. So click natin yan. Then ngayon guys, para ma-activate natin yung Internet Guard, nakalagay kasi sa taas, Internet Guard is disabled. Use the switch above to enable Internet Guard. So ngayon, ang gagawin natin, i-click muna natin to. Sa pinakaunang bukas natin ng application, pag-click na natin yung I agree, i-click natin to sa taas. Then pag-click natin to, may lalabas ulit dyan. Internet Guard uses a local VPN to filter internet traffic. For this reason, please allow a VPN connection in the next dialog. Your internet traffic is not being sent to a remote VPN server. So ngayon guys, may nabanggit ditong local VPN. So guys, hindi talaga to yung VPN na sinasabi ng iba na nakaka-block ng SIM. So ito, local VPN lang to, sabi dito, para i-filter yung internet traffic. Ano ba, may application, tapos nakakonect siya sa Wi-Fi, or yung Wi-Fi yung may load natin, or data natin. Ang gagawin lang natin is, pag blinak na natin yon, siya yung magbablock, yung local VPN. So, i-filter niya yung internet traffic para hindi na makagamit at makakonsume yung application ng load or data. So, safe na safe to gamitin guys at 100% legit na legit. So, click lang natin yung OK. Then, allow lang natin yan. Always allow.
So, makikita nyo sa taas, naka-on na yan. Ngayon guys, paano kayo dito makakatipid ng data at matagal maubos? So ngayon, yung gamit ko kasi ngayon guys, Pocket Wi-Fi. So yung Pocket Wi-Fi guys, naglo-load din kagaya nyo. Yung mga mobile data, naglo-load din. So halos same lang tayo, mga mobile data user, tsaka ako, Pocket Wi-Fi user. Naglo-load din ako ng promo. So yung nilo-load ko guys, is Globe kasi yung gamit ko ngayon. Yung nilo-load ko is Go90. So yung Go90 guys, meron siyang 1 week na expiration. Kaso sa amin, apat kaming gumagamit, hindi siya umaabot ng 1 week. So, 1 to 2 days pa lang, ubos na kaagad yung 8 gig na load ng Go90. So ngayon, gagamitin natin to para mas makatipid. So halimbawa kayo guys, kung ang ginagamit nyo is mobile data, ang i-click nyo guys, ito. So, ako kasi Pocket Wi-Fi, kaya sa Wi-Fi ako mag-click. Makikita nyo dyan yung mga application. Ito yung mga application ko guys. Ngayon sa inyo, kung ano yung gusto nyong application. Halimbawa, tapos na kayo gumamit ng apps, akala nyo okay na, nagkukonsume pa rin yan ng data, lalong-lalo na yung Facebook. So, kunyari Facebook Lite ito. Ngayon guys, makikita nyo, naka-on yung Wi-Fi dyan. Yung Pocket Wi-Fi kasi yung gamit ko, kaya naka-on yan. Ngayon, sample natin, napapakita ko muna sa inyo na magkukonnect siya sa Facebook. Exit muna natin. Click natin itong Facebook. Yan, click natin yan. Then, kung makikita nyo, nag-loading siya kasi nga may load yung Pocket Wi-Fi ko na promo, Go90. Ngayon, para ma-block siya, para makatipid tayo, balik tayo dun sa application. So, ito na yon. Ang gagawin natin, halimbawa tapos na tayo gumamit ng Facebook, tapos close na natin yung Facebook, para hindi na siya mag-consume ng data at para hindi kagad maubos yung load natin na promo na Go90 or kahit ano man yung niliload nyo na mababang halaga lang, i-click lang natin tong Wi-Fi dito at automatic ipa-block nyan yung internet connection para hindi na yung Facebook Lite makakonsume ng data sa ating Pocket Wi-Fi or mobile data. So ngayon para mapatunayan ko sa inyo, balik tayo dun sa Facebook na application. Click natin yung Facebook Lite. Then kung makikita nyo, hindi siya naglo-loading kahit na nakakonect tayo sa Wi-Fi. Kasi nga, blinak ng application na to yung Facebook Lite para hindi na makakonect sa Pocket Wi-Fi natin. Ibig sabihin lang nun, kung hindi na tayo gagamit ng Facebook, mas makakatipid tayo ng load. Kung ang load natin is promo lang, kagaya ko, Go90, or kahit ano yung load nyo, basta yung murang load lang, hindi kagad maubos. Kasi nga, naka-block na yung Facebook Lite. Yan guys, ha, makikita nyo hindi nagko-connect. Pero kung pupunta tayo sa iba, kunyari YouTube, pag-click natin yung YouTube, so yan, automatic makikita nyo, naglo-loading yung YouTube. So nakikita nyo, naglo-loading kasi nga, may load tayo. Pero pagdating sa Facebook, pag-click mo yung Facebook Lite, hindi na siya maglo-loading. Kasi nga, naka-block na gamit yung application na Internet Guard Data Saver Firewall. Dito sa Internet Guard guys, lahat ng application nyo, pili lang kayo ng application na gusto nyong i-block. Kunyari Facebook, halimbawa tapos na kayo gumamit. Kung halimbawa yung gamit yung mobile data, dito kayo pipindot. So dito yung pipindutin nyo, yan, sa mobile data yan. Pero pag sa Pocket Wi-Fi or Wi-Fi, dito kayo pipindot. So, napaka-simple lang yung gagawin dito guys, ipa-block mo lang siya at automatic hindi na magkukonsume yung application kasi nga naka-block na. So malaking tipid, matagal maubos yung data kahit konti lang yung ating niloload. So sana guys nakatulong tong vlog ko ngayon regarding sa kung paano matagal maubos yung data at makatipid, lalong-lalo na kung yung load natin is mura lang. So once again naman, TechPH, thank you and God bless all. So yan guys, special shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Christopher Simasio, shoutout kay YT Almires, shoutout kay EJ Castillo, at shoutout kay Justin Tito. Shoutout sa lahat ng solid supporters at bashers.